Tika ka-farmer, ang tanong ko sa inyo ngayon ay napakahalaga ba ng seed germination na to? Seed germination test? Importante ba na gawin natin ang seed germination test na to bago tayo magsabog ng palay? Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-farmers. Maraming mga magsasaka ang binibigyan ng Department of Agriculture ng seeds ng palay. At marami ang nagre-reklamo dahil ang iba ay hindi tumutubo. Ang iba ay mababa yung germination rate at yung iba naman ay may itim-itim na at iba pa. Kaya dito sa video na to ay ginawaan ko ng paraan kung saan ang RC Puruto na to na binigay pa sa amin noong March ay sinubukan ko kung mag-germinate pa. At itong RC iti naman na binigay sa akin ng kaibigan ko which is galing din sa Department of Agriculture at siya ito mismo yung RC iti na ipapamigay ngayong susunod na cropping. Ngayon sinubukan natin i-germinate yung dalawa. Ang dalawang ito ay pares nating binilad muna sa sikat ng araw. Ibalik natin ulit, i-review natin yung day 1 hanggang day 6 upang makita natin kung ano ba talaga yung nangyari. Ngayon ka-farmers, isimulan natin yung germination test. Ito yung mga binhing palay natin. RC402, RC18. Bumami tayo dito ng lagyan natin. Tupperware na medyo malaki konti. Tapos ito gumamit tayo ng tissue. Yung kabilaan, pagtatabihin lang natin. Ngayon, ang susunod natin gawin ay ililinya na natin ito isa-isa. Nai-arrange na natin yung lahat ng butil ng palay. Isang direksyon lang. At tig-sampu-sampu, 10 linya sa taas, 10 din sa baba. Lahat yan ay 100 seeds. Kabilaan, 200 seeds. Ngayon, ikakaber na natin ito. At ilalagay na natin itong tubig para mapanatili yung kanyang moisture. Patago natin sa madilim na lugar. Ngayon ay araw ng Linggo, Linggo ng hapon. At titingnan natin kung gano'ng katagal ba mag-germinate. Ito na mga ka-farmer, pangalawang araw na ito ng ating seed germination test. At ito na yung mga seeds natin. Mayroon na tayong nakikita ang nag-germinate. Yan. Meron nang nag-germinate. Ayan. Samantala lang yung iba pumuputi pa. Dito naman sa RC Puruto. Wala pa. Hapon mga ka-farmers. Ngayon ay pangatlong araw na ng ating seed germination test dito sa RC402 at RC18. Tingnan natin kung ano nang nangyari. Dito sa RC402 ay nag-germinate na, may mga nag-germinate na. Yan to. May mahaba na yung ugat. Pero yung iba wala pa rin. Sisimula pa lang yung iba. Samantalang dito sa RC18, ganun din. May lumalabas na iba yung kanyang ugat. Pero yung iba pumuputi pa lang. Ito, mayroon ng mahaba yung ugat niya. Yun, mahaba na yung ugat. Yun o. Ito na yung pang-apat na araw na ng ating seed germination test. RC402 at RC18. Halos parehong may nag-germinate at merong hindi nag-germinate. Bakit kayo ni nagsabay-sabay mag-germinate ito? Sabi mga ka-farmers, ngayon ay pang limang araw na ng ating seed germination test.
Ito na yung ating RC4 Auto. Mahaba na yung kanyang mga tubo. Yan. Samantalang yung iba nagsisimula pa lang. Ano kaya mangyari dyan? Tutubo pa kaya yan? Tingnan naman natin dito yung RC18. Ito naman yung RC18 natin. Ano kaya sa palagay ninyo yung mali? Bakit kaya yung iba hindi tumubo, yung iba tumubo? Magandang gabi mga ka-farmers. At ngayon ay pang-anim na araw ng ating seed germination test. Ito na, kanina ay nag-live tayo at pinili na natin yung mga seeds na hindi tumubo. Dito sa RC4 Auto ay mayroong 27 seeds na hindi tumubo. Ibig sabihin, nasa 73 seeds lang yung tumubo. O, nag-germinate. At ito namang RC18, nasa 40 seeds yung hindi nag-germinate. Yan. Kaya, sa palagay ko, isa sa mga reason kung bakit hindi nag-germinate lahat, fertile naman yung seeds ay dahil sa ginamit ko na nitong wipes. Wipes kasi ang ginamit ko, hindi siya tissue. Kasi tissue yung ginagamit. Kaya sa palagay ko, yon doon nagka-problema. Ang ginawa ko ay kumuha akong band paper at dito ko nilagay lahat ng seeds na hindi nag-germinate. Ayan. At dito rin sa kabila. Titingnan natin kung mag-germinate pa ba ito o kung dadami pa yung mag-germinate dito. Paibayan natin ito simula sa day 1 hanggang pang-anim na araw. At dito nakita natin yung kanyang paglaki. Dito sa RC4 Auto ay nakatanggap tayo ng nasa 20 na seeds ay hindi nag-germinate. At dito naman sa RC18 ay nasa 40 plus na seeds ang hindi nag-germinate. Ngayon ang sunod natin ginawa upang subukan natin kung mag-germinate pa itong hindi mga tumubo ay binalot natin dito sa band paper. Yan, binalot natin sa band paper yung dalawa na yan. At ang resulta ngayon sa pang 10 araw ay ito, may mga seeds pa rin na nag-germinate dito sa RC4 Auto at mayroong mga seeds dito na nabulok na sa RC18. Farmer, umabot na nga tayo dito sa day 10 ng ating seed germination test. At ito na, ang ating palay, ang tubo ng ating palay ay yung karamihan sa mga haba ng kanyang uway ay umabot na ng nasa 2 inches yung kanyang haba. Ngayon nakahaba. Samantalang yung iba, di pa masyadong mahaba. Iba-iba yung kanyang haba. Yan. Pero yung may uniform siya dito na haba na umabot ng, yan, dito natin tingnan. Umabot ng 2 inches. Kaka-farmer, ang tanong ko sa inyo ngayon ay napakahalaga ba ng seed germination na to? Seed germination test. Importante ba na gawin natin ng seed germination test na to bago tayo magsabog ng palay? Yes, ka-farmer, tama ka. Ito ay napaka-importante. Katulad ng resulta ng ating dito, ng ginawa nating seed germination test, dito natin malalaman kung ang binhi nating palay na itatanim ay talagang marami bang tutubo para hindi masasayang yung ating effort. Halimbawa, may mga magsasaka na nagsabog ng palay at nung isasabog niya na ang palay, napansin niya kukunti lang yung tumubo. Magiging late na siya sa pagtatanim ng palay, no? Kasi ang gagawin niya ulit ay magbababad siya ulit ng ibang palay at saka siya magtatanim ulit, no? Hihintay pa siya ulit kung kailan mag-germinate yung palay. At samantalang yung palay niya ay naka-ready na para sabugan. Yon. So nadidili tayo sa time. Paano na lang? Okay lang kung mayroon kang ibang reserba na binhi. Paano kung wala ka ng reserbang binhi? Mas mahabang panahon na naman ang yung hihintayin upang makahanap ka ng panibagong binhi at bago ka makapagpunla. Samantalang kung gagamitin natin itong seed germination test ay dito pa lang malalaman na kagad natin kung
kailangan ba natin itong isabog o itanim? At ang resulta ng seed germination test, yung susundin natin kung kailangan bang magpalit tayo ng binhi o kailangan bang dadagdagan lang natin yung dami ng isasabog natin ng binhi. Ang seeds na tumubo ay nasa 90 to 100. Ibig sabihin, kailangan na pwede nating itanim ang binhi na to. Kapag ang tumubo naman ay 80 to 89, ibig sabihin, kailangan damihan lang natin yung seeds na isasabog natin. Kapag 70 naman to 79, yung tumubo, out of 100, ibig sabihin, ay kailangan na nating palitan yung binhi. Ngayon naman, dito sa ating pag-seed germination test, muna kailangan natin ng moisture. Kailangan yung binhi na lalagyan natin ay hindi masyadong tuyo at hindi masyadong basa. Pwede tayong gumamit ng paper towel, tissue, at iba pa. Pangalawa, ilalagay natin ito sa room temperature, hindi mainit. At siyempre, kailangan ito ay mayroon ding label. Kadalasan sa mga gumagawa ng seed germination test ay gumagawa sila ng apat na duplicate. Ibig sabihin, nasa 400 seeds ang kanilang gagamitin para makuha nila yung result. Pero sa mga katulad nating mga magsasaka, pwede na yung 100 seeds. Kaparmer, sa susunod, makakakuha kayo ng binhi sa ibang tao, subukan nyo muna itong seed germination test. Kapag ginawa natin yung seed germination test na to, ay una, malalaman na kagad natin yung germination rate ng ating itatanim na palay. Ibig sabihin, dito malalaman na kagad natin kung yung ating ilalagay ba, yung mga gagastusin ba natin na fertilizer, yung ating insecticide, herbicide, yung kabuang gastos natin sa ating palayan ba ay magiging sulit. Kapag ginawa natin ito, at least makakaiwas kagad tayo sa failure na ating mararanasan pagdating pa lang sa binhi, di ba? Sa pagtanim pa lang ng binhi, kapag na-failure ka na kagad dyan, supply na kagad ang masusunod. Kaya dito pa lang ay dapat maging maingat tayo. Dito pa lang ay dapat maging matyaga tayo. Katulad dito, kahit nasa galing pa to sa Department of Agriculture o certified seeds pa ito, nagkakaiba-iba pa rin, no? Pagdating doon sa storage, pagdating doon sa moisture content, nagkakaiba-iba pa rin. Kaya sa ganitong test ay magkakaroon ka na ng adjustment. Halimbawa dito, ano ba yung mga reason bakit hindi tumubo yung ibang mga seeds? Yan. Kaya nga ang gagawin natin dito ay uulitin natin. Magbabago tayo. Pwede sigurong gagawin natin ito, seed bed method. Pwedeng lagyan natin ng lupa o iba pa. Maliban dito, o kaya papalitan natin ng tissue ang gagamitin natin, o bandpaper. O yun, para makuha natin. At least, halimbawang nasa inaararo pa lang ang inyong palayan, ito, gumagawa kayo ng seed germination test. Bago pa man mapatag yung inyong palayan, ang tagal pala ng seed germination test ay nasa 10 araw. O yung pinakamatagal, 14 days o 2 linggo. Yan, pwede nyong gawin. At maliban dito sa mga, siyempre tumubo na yan, mayroong mga tumubo dyan pero defective. No, tumubo siya pero defective, katulad nito. Yan, di ba? Tumubo siya pero defective. Ibig sabihin yan, pag nandun na siya sa mismong palayan, kahit isabog mo yan, pero tutubo nga siya, pero pagdating ng oras, hindi naman siya magpapatuloy. So, bawas naman yan sa... Kung ikaw ay hindi pa nakakapag-second crop, o hindi ka pa nakapagtatanim ngayon, at nag-iisip ka pa kung anong seeds ang itatanim mo, pwede naman itong gamitin mo yung RC402, kasi isa ito sa top 6 varieties sa buong Pilipinas. At pwede naman itong RC18, kasi ang RC18 isa rin sa pinakamagandang magbigay ng ani. Ito ay nasa 4 months. At kung susubukan nyo nga yung seed germination test na katulad nito,
ito lang mga dapat nating tandaan. Una, pumili ka lang ng 100 na seeds. Tanggalin mo yung mga ipa. Kailangan walang halong ipa. Matapos mong mapili yung 100 seeds, pili ka naman ng container na lalagyan mo at pili ka kung tissue bang gagamitin mo o iba pa at ihilira mo ng maayos. Ito sa akin, kaya nagkaganyan-ganyan kasi lagi kong tinatanggal. No, lagi kong tinitingnan D1, D2, D3, kaya nagkaganyan. So, pwedeng huwag mong galaw-galawin at gumamit din tayo ng malinis na tubig, walang contamination. At isa pa, ilagay natin doon sa mas maganda doon sa madilim, sa area na hindi mainit, hindi rin ganong hindi masyadong malamig. Pwedeng itago nyo sa ilalim ng cut tray, sa loob ng aparator o saan nyo itatago. Yan. Tapos after 10 days, yan, pwede nyo nang bilangin kung ilan yung tumubo, ilan naman yung hindi tumubo at iba pa. At pagkatapos yan, doon na kayo magbabase ng result, no? Kung gaano karami yung tumubo. Pwedeng magkaiba-iba ang mga seeds natin. Yan ay depende sa inyong pagbilad ng palay. Depende yan sa tagal na ng binhi. At marami pang iba. Pero ang pinaka-result kapag sinubukan yung ganitong seed germination test at maganda yung result, mas malakas ang loob nyo na ang binhing palay na inyong sasabog sa susunod na cropping ay talagang siguradong tutubo lahat at hindi masasayang yung abono, ang inyong insecticide, herbicide, fungicide at iba pa. At masisigurado ninyo na bawat butil na itatanim nyo, itatapon nyo o itatanim nyo sa inyong palayan ay talagang garantisado na tutubo. So hanggang dyan lang mga ka-farmer ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung gusto mo ng ganitong mga content, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel. At i-like mo na rin. I-share na rin ito sa kapwa natin mga magsasaka upang maiwasan na nila yung failure sa pagsasabog pa lang ng palay. O konti yung tumutubo, yung iba hindi tumutubo. At ang ending nun ay malaking lugi sa mga magsasaka. Subukan nyo na yung napakasimpleng seed germination test na ito na magliligtas ng inyong harvest. Ito ay napakadali, ito ay simpleng gawin at ito hindi nangangailangan ng mahirap na teknolohiya. Simpleng papilang at pagbababad ng butil. Ngunit magsasalba ito ng inyong palayan. Hanggang sa sunod na video, maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Mabuhay ang mga magsasaka.